pinaglaban ko. Ang relasyon ng manggagawa at may paggawa ay pinoprotektahan sa ilalim ng batas. Ang mga may paggawa ay mandatong sumunod sa tamang pagbibigay ng sweldo at pagbibigay ng benepisyo sa kanilang mga manggagawa, maging sa tamang pamamaraan kung paano nila ito tatanggalin sa trabaho. Pinagpapalagay kasi ng batas na ang lahat ng manggagawa ay kailangang protektahan sa lahat ng uri ng abuso na maaari nilang matanggap sa kanilang may paggawa. Ngunit paano kung may paggawa ang hindi sumusunod sa dinidikta ng batas? Anong aksyon na maaaring isampan ng mga manggagawa laban sa kanilang may paggawa? Gano'ng kalakas ang kanilang mga sigaw? Hanggang saan ang saklaw ng proteksyon na kayang ibigay sa kanila ng batas? Alright, congratulations, Mr. Campo, and welcome to Manila Life. Salamat, President Diyos. Asahan mong hindi ko sasayangin ang tiwala niyong binigay mo sa akin. Nakapaloob sa kontratang pinirmahan ni Gregorio Tongco na siya ay isang independent contractor at wala sa kahit anong nakapaloob dito ang makakapaglikha ng employer-employee relationship sa pagitan ni Tongco at ng Manulife. Yes, come in. So Mr. Tongco, the reason why I ask you here today is because I am actually promoting you to become our unit manager here in Manulife. So again, congratulations. Maraming salamat, President Villos. Muli, patutunayan ko na hindi kinagkamali sa akin. Salamat. Magmula nang siya ay ma-promote, higit pang pinagbuti ni Tongco ang kanyang trabaho kung kaya't noong 1990 ay na-promote muli siya bilang branch manager. Mula noon, nagtuloy-tuloy ang kanyang swerte at magandang daloy ng kanyang kita na pangunahing nagmumula sa mga komisyon, persistency income, at management override. Taong 2001, nang simulang nagkaroon ng problema si Tongco sa kanyang trabaho dahil sa mga development programs na in-institute sa regional sales management level ng Manulife. All of a sudden, Greg, I have become much more worried about your ability to lead this group towards the new direction that we have been discussing these past few weeks, being that Manulife's goal to become a major agency-led distribution company in the Philippines. While as you claim, you have not stopped anyone from recruiting, I have never heard you proactively push for greater agency recruiting. You have not been proactive all these years when it comes to agency growth. Matapos ng 30 araw, tuluyan ang natanggal sa trabaho si Tongco. Sige, Mr. Tongco, simulan natin sa simula. Bali, ikwento niyo sa akin lahat ng detalye, tapos ako bahala sa inyo. Ako nga pala isang empleyado ng Manulife Attorney at nagsimula ako magtrabaho sa kumpanya noong 1977 bisa ng isang career service agreement. Naging angkop naman yung trabaho ng attorney kaya naman nakatanggap ako ng maraming promosyon at noong 2001 ay naging branch manager ako. Ngunit attorney, nagkaroon ng programa ang regional sales management level at doon nagsimula ang aking problema at tinanggal na nila ako sa trabaho. So, ano daw pong dahilan? Bakit kayo natanggal? Sa ako na ay attorney, nakatanggap ako ng notice. At palagay sa notice na ang aking mga vision daw ay hindi na ako para sa kumpanya. At sabi nila doon ay hindi ko raw kayang pamahalaan ang aking team. Kaya naman tinanggal daw nila ako. Sa mga tweet, para lang ako isang bagay na pag di na nila kailangan, natatanggalin na nila.
Base ko sa inyong salaysay, tinanggal kayo ng walang kadahilanan. So, sa nakikita ko, magpa-file tayo ng illegal dismissal. Pero, bago po tayo makapag-file nun, kailangan natin mapatunayan na meron talaga kayo employer-employer relationship. So, nung nandun po ba kayo sa kumpanya, kanino po ba nagagaling yung inyong company directives? Nung nasa kumpanya pa ako, attorney, ay kay President de Diyos. Sa kanya nang galing ang mga prerogatiba ng kumpanya at kung ano mga dapat gawin para sa kumpanya. So, kayo ba ay required sumunod sa mga company policies? Sa katunayan, attorney, meron kaming Manulife Code of Conduct at yun, doon nakalagay ang aming mga polisiya para sa kumpanya na dapat naming sundin. Matapos kumonsulta ni Tongko sa isang abogado, tuluyan na nga siyang nagsampa ng kaso laban sa Manulife. Ganun na, attorney! Alam ko pa okay na lahat! At sa ba't naman talo rin pala? Mr. Tongko, pero walang nakitang employer-employer relationship ako sa billboard sa inyo ng Manulife. At ganun na, attorney! At parang pinapalabas din na wala nang makamagitan sa amin ng Manulife. Sabi sa desisyon, merong dalawang uri ng control ang may paggawa sa manggagawa. Yung labor law control at billing control. Sa kaso mo, sabi ng desisyon, meron lang daw Manulife sa'yo ay billing control. Ito yung tipo ng control na nagmumula sa insurance ko dahil sa mga insurance agent. Hindi ito yung tipo na pag-establish ng employer-employer relationship dahil ang focus nito ay yung control lang ng kumpanya sa sales management. Dagdag pa doon, hindi ka din sakalaw ng codes of conduct dahil hindi nun sakap yung kung paano mo gagawin yung trabaho mo dahil ang control lang nun ay yung behavior mo. Paano yan, attorney? Paano na ako? Paano yung mga pinaglilabak ko? Ano dapat natin gawin? Sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, inihayag nito na mayroong employer-employer relationship sa pagitan ni Tongko at ng Manulife. Ito ay natukoy sa pamamagitan ng fourfold test. Ang elemento ng control ng Manulife kay Tongko ay naipakita buhat sa sulat na pinadala ni De Diyos noong ika-anim ng Nobyembre taong 2001. Attorney, tama kayo nabubas ako. Nanalo tayo, attorney! Nanalo tayo! Maraming salamat, attorney! Wala ka naman, Mr. Tongko. Ginagtanong ko lang naman lahat ng pupuli ko sa'yo. So, attorney, ano mo makuha kong binipisyo mula sa desisyon ng Supreme Court? Base dito, makakakuha ka daw ng full back wages at binipisyo mula kay Meron to ng 2002 hanggang sa magkaroon ng final decision ang kaso mo. Kasama doon, makakakuha ka na ng 12 million ng separation pay at 30% nominal damages. 10% attorney fees na ibabase sa separation pay mo at beneficio. Maraming salamat, attorney. Wala ka naman, Mr. Tongko. Ang kasiyahan ni Tongko ay hindi nagtagal dahil makalipas ang halos dalawang taon ay muling naglabas ng desisyon ang Korte Suprema bilang tugon sa motion for reconsideration na isinumite ng Manulife. Makailang ulit binanggit sa kasong ito ang konsepto ng fourfold test. Ano nga ba ang fourfold test at paano ito naging batayan sa pagbutas ng suliranin ni Mr. Tongko? Upang tayo ay mas mapalimanagan, inimbitahan namin sa aming programa ang isang batikang labor law lawyer at professor, Attorney Eni Marasiga. Maraming salamat at ikinagagal akong maimbitahan sa inyong programa. Kanina po ay aming nasubaybayan ang istorya ni Gregorio Tongko. Paulit-ulit dito ang binanggit ang fourfold test. Maaari niyo po ba itong ipaliwanag para sa ating mga taga-subaybay? Ang fourfold test, ito yung pangunahing batayan natin upang ma-identify kung mayroong employer-employer relationship sa pagitan ng employer at sa pagitan nga ng employee. Ito ay may apat na elemento. Una ay yung pagpili sa empleyado. Pangalawa ay ang kapangyarihan ng employer na pasapurin itong naturang empleyado. Pangatlo ay ang kapangyarihan ng employer na paalisin o i-terminate yung employment ng isang empleyado. At ikaapat ay ang kapangyarihan na controlling kung paano isinasagawa ng isang empleyado ang kanilang trabaho at ang pag-control sa magiging resulta ng kanilang trabaho. Attorney Marasiga, maaari mo po bang ipaliwanag sa amin kung paano nai-apply sa kaso ni Tongko ang fourfold test? Sa kaso ni Tongko, masasabi natin lahat ng apat na elemento ay naroon doon sa kaso niyon. No? Sabi ng Korte Suprema sa kaso nito ay una, yung kontratang pinirmahan ni Tongko at ng Manulife ay nakasaad dito, kailangan
na sumunod si Tongko sa mga polisiya ng kanilang kumpanya. Ikalawa, kailangan i-maintain ni Tongko ang kaalaman niya ukol sa ikauunlad ng kumpanya. At ikatlo ay ang pag-maintain ng kota. Ang tatlong ito, kasama na ang pagsunod sa mga rules and regulations at ang manual ng kumpanya, ang naging batayan ng Korte Suprema upang ideklara mayroong employer-employee relationship sa pagitan ni Tongko at ng Manulife. Miss Francisco, can you give us a detailed account of what happened for clarity's sake?